Morning Show. Ikaw ay nakikinig kay Miss Horizon Chaser. Ang Happy Morning Program sa DWBL 1242 kHz ay hatid sa inyo ng... Para sa gusto magpadisenyo ng lugar, building at bahay, ang Studio Supremo Architectural Design ang bahala. Pang-international ang disenyo ni Architect Errol Supremo. Like Studio Supremo on Facebook or visit www.studiosupremo.com. You know what I'm saying? Happy, sha-la-la. It's so nice to be happy, sha-la-la. Everybody should be happy, sha-la-la. Para sa mga gusto mag-relax kasama ng minamahal sa buhay, mag-inquire sa Rovix Tourist Hotel sa El Nido, Palawan. Call 0939-929-4654 or 0917-529-0581. Like us on Facebook, Rovix El Nido, or visit www.rovixelnido.com. You know what I'm saying? Happy. May hugot problem ka ba? Narito na ang sagot sa iyong problema. I-share ang iyong pinagdaraanan sa Dear Miss Horizon Chaser. Dito lang sa Happy Morning Show. Happy. Happy Morning Show! Ikaw ay nakikinig kay Miss Horizon Chaser. You know what I'm saying? Happy, sha-la-la. It's so nice to be happy, sha-la-la. Everybody should be happy, sha-la-la. It's so nice to be happy, sha-la-la. Okay, nagbabalik po ang ating Happy Morning Program para po sa ating Dear Miss Horizon Chaser. At narito na po ang ating sender na kung saan po talaga namang makabagbag damdamin na hindi mo maintindihan kung tayo po ay natutuwa sa kanyang pinadalang sulat po dahil ang title is Mayabang. Marami ba ganun ngayon, Doc? At ayan, dyan ka nga muna, Doc, at bigay ka na rin ng payo maya-maya si Dr. Paul. Wag na muna kayo umalis. Sumama na kayo dito sa ating Dear Miss Horizon Chaser. Okay, sige. Ito po, ayon po sa ating sender na si Miss Mara ng Makati, sabi, Dear Miss Horizon Chaser, kasi mamaya po ay bibigyan po ng tulong ito ng payo ni Sir Ramel Amor. At sabi nga rito, Dear Miss Horizon Chaser, ako po si Mara, 38 gulang, 8 gulang. Ayan, pasensya na ha. Sabi sa'yo, Juliet, umiyak din ako, no? Dahil kung alam mo lang. Pero iyak po ng kagalakan po yun. Meron po akong problema. Kasi po, masyado pong mainitin ang ulo ko. Ayan na nga ba? Sa konting issue lang, kahit napakaliit, naiinis na po ako at nababad trip na po agad ako. Dok, parang ano mo to kanina, yung mga hypertension. Ito yata to si Mara kasi hindi nagpapa-check up ano. Isa yan sa mga dahilan. Yeah. Tapos ipagpatuloy, sabi niya, alam ko naman pong hindi maganda ang pag-uugali na ito, pero hindi ko po maalis at mapigilan. At inaamin ko rin po na ma-pride at pinggerang prag ako dahil pakiramdam ko po magaling at superior ako. So, signal ano nga. Kaya lang, aware din po ako na maraming nagagalit at nayayabangan sa akin. Ano po kaya ang mabuti kong gawin? Payuhan po ninyo ako at maraming salamat at palagi po ako nakikinig sa programa ninyo. Happy morning po, gumagalang Mara. Pero bago yan, Sir Ramil Amor, ay nagpayo naman po si Mami Rosella Supremo. Ayon sa kanya,
search so much effort ka daw para makontrol niya ang sarili niya at mag-pray. Pramami Rosella Supremo, pahabol, maligo ka daw para mahimasmasan ka. yan ang ano ni Mami Rosella, si Mami talaga. O nga naman, kasi pag high blood ka, maligo ka. Pag mainit din ang ulo, di ba siguro to? Oo, talagang walang ginawa to si Mara, kundi sumigaw ka agad. O nga naman. So, Sir Ramil, ano po may papayo natin, Sir Ramil? Happy morning. Yes, happy morning, Miss Horizon. Okay. At nakita ko nga yung sulat ni Mara. Okay. Palagay ko, hindi ko naman siya masisisi na talagang uminit ang ulo niya. Magalit siya kasi talagang maraming nakakagalit ngayon sa daigdig na to. Kahit sa pamilya lang, maraming mga pwedeng pagkagalitan. At lalo na sa negosyo. Maraming bagay na nakikita natin. Pero ang nakita kong problema ay dalawa, no? Ang sinulat ni Mara kasi sabi niya magagalitin siya. Tapos yung isa, pride, tama ba yun? Opo, ma-pride daw po siya. Tama po yun, Sir Ramil. Hello? Opo. Hello? Tama po yun, Sir Ramil. Hello? Hello po. Tama po yun. Hello? Naririnig ka namin, Sir Ramil. Happy morning. Okay. Dadali po. Dial natin uli si Sir Ramil at talaga pong ano. So, Doc, ikaw nga, magpayo ka muna bag dinadial natin si Sir Ramil. Well, actually, ang pride, no, ay isang uri ng emosyon, no? Dalawa ang pwede mo i-segregate, i-differentiate ang pride into a negative and a positive. Yung negative yun yung masama eh. Ayan, go ahead. Ayan, Sir Ramil. Yes. Yan, naririnig ka namin kanina. Oo. Naputol na, naririnig na. Opo, pero si Doc, tinulungan ka. Si Doc po. Sige Doc, ituloy mo lang sandali. Pagbigyan natin si Doc. Hindi, si Ramil muna kasi baka maputol na naman. Si Ramil, pagpatuloy niyo po. Oo, sabi ko nga kanina, alam mo, hindi ko siya masisisi kasi marami talagang bagay na nakakagalit ngayon. Kahit sa daan, sa bahay, kahit saan. Meron ka naman talagang dahilan para magalit. Mm-hmm. Pero nakita ko doon sa sulat ni Mara, dalawa yata yung problema, no? Yung isa ay magagalitin siya, yung isa naman ay parang yung pride niya. Opo. Anyway, because siyempre kung nakita ko kahit dalawa yung problema, naisip ko siguro isa lang ang solusyon. Mm-hmm. Oo, ang solusyon doon is self-control. Mm-hmm. Oo, kasi yung self-control, ano Mara, parang ano yan, parang preno ng sasakyan. Mm-hmm. Oo, delikado kapag yung preno ng sasakyan mo mahina. Mm-hmm. Lalo na nasa highway ka o kaya nasa daan ka. Kapag ka mahina ang preno mo, biglang may nangyari, ay hindi ka agad makapagpipigil. So, disgrasya abutin natin. Ganyan din kapag ka medyo magagalitin tayo, parang medyo mahina yung preno. So, kung may preno tayo, meron tayong self-control, yung pong mga bagay na nakakagalit, kung minsan, makokontrol natin. Ngayon din yung pride, alam mo, Miss Horizon, yung pride, hindi naman masama yan eh. Yes. Lahat naman ng tao may pride. Mm-hmm. Kaya lang, pag hindi nakokontrol yung pride, doon pumapasok yung problema. Yes. Nagiging masyado mataas. Sangayon tayo dyan. Oo, masyado nagiging mataas yung tingin ng isang tao sa sarili niya. Na so, kahit para, mali na. Iyon, tama. Pero hindi naman mali yung pride in itself. So, kailangan lang siguro kukontrolin natin. Ang isang paraan na naisip ng kahit ng mga eksperto, no, na para malinang natin yung self-control, ang una ay kailangan nating alamin kung ano yung magiging resulta nito sa atin kapag ka ipinakikita natin yung galit at saka yung lack of self-control as to the pride. Mm-hmm. Naalala ko yung isang kwento dyan, ano, meron daw isang magagalitin, anak niya, sabi niya doon sa tatay niya, tay, ano, tulungan mo nga ako kasi masyado akong magagalitin, konting problema lang, na nakabulyaw na ako, nagagalit na ako sa asawa ko, tsaka doon sa mga anak ko. Sabi ng tatay niya sa kanya, anak, halika, binigyan siya ng martilyo sa 10 pako. Every time, Anya, na ikaw ay magagalit, yung pako, ipapako mo doon sa gilid ng pintuan nyo, doon sa hamba, yung sa
yung pinaka-frame ng pinto. Okay. So sabi nung anak niya, sige tay, kaya sa tuwing magagalit siya, pinapako niya, binabaon niya yung pako. Ay naubos yung 10 pako sa sobrang madalas siya magalit. Maraming galit. Balik na naman siya doon sa tatay niya. Sabi niya, tay, naipako ko na lahat. Ah, ganun ba? Ganun ka pala kabilis magalit. O sabi niya, sa tuwing magagalit ka naman ngayon, bulutin mo anya yung pako. Nagtataka ngayon yung tatay niya, bakit kaya pinabubunot? Sige, anya, masunurin naman siya. Magagalitin lang siya, pero masunurin siya. Mm-hmm. Kaya sa tuwing magagalit siya, nang bubulyo siya ng asawa niya, hinuhugot niya yung pako. Yun naman ang ano. Oh, nahugot niya ngayon. Yung 10 pakong binabunot niya, nahugot niya rin. Mm-hmm. Kaya balik na naman siya sa tatay niya, tay, nahugot ko na uli. Ano, ipapako ko ba uli? Hindi, anak. Ganito ang gawin mo. Sa tuwing magagalit ka, alam mo ba kung ano yung nakikita mo dun sa hamba ng pintuan nyo? Sabi niya, opo, dad, ano yun? Yung marka ng pako. Oo, sabi niya, ganito. Sa tuwing magagalit ka at makapagsasalita ka ng hindi maganda, mag-iiwan yan always ng marka. Ayun. Na hindi mo na maaaring tanggalin. Mm-mm. Kaya sabi niya, sa tuwing ikaw ay magagalit, lagi mong isipin yon. Kung ano baka ang hindi marka. Mo na mabura, o baka hindi mo na mabura yung markang malilikha niyan sa mga mahal mo sa buhay. Mm-mm. So yun ang isa, siguro magandang pag-isipan ni Mara, ano ba yung resulta sa tuwing magagalit siya? Yes. Pangalawa, sabi rin ng mga pag-aaral, ano, Miss Horizon, ano, kapag ka pala magagalitin ka, malapit ka sa sakit sa puso. Iyon, tama si Sir Paul, si Doc Paul. Alam ni Doc yan. At maraming mga pag-aaral, mukhang related na rin sa aging, ang anger. At tama si Dr. Rosapina. Tama. Kung ayaw mong pumangit, huwag kang magagalit. Ayun, no? Kaya pala si Sir Romel laging bata dyan. O, di ba? Ganda nun. Yun yung isang paraan, Miss Horizon. Ano? We should always think of the result of what we are doing. Tama. And then, ang isa pang paraan, sabi nga nung isang napakinggan ko rin na mahusay na motivator, sabi niya, you will be the same person as you are for the next 5 years, except for books and association. Ayun. Ibig sabihin, pinakikita niya na ang isang tao pala mananatiling ganun ang pag-uugali niya, personalidad niya, maliban sa dalawang bagay na maaaring maka-impluensya sa kanyang pagkatao. Ano yun? Books and association or friends. Yun. Meaning, kung gusto mong mabago yung iyong pagiging magagalitin, Mara, I think it's time to think about what you are reading. Ano ba yung, sino ba yung mga kasama mo? So kung gusto mong mabago yung iyong personality, yung pagiging magagalitin mo, huwag ka sasama sa magagalitin. Tama. Kahit ang Bible nagsasabi, kapag ka ikaw ay sumama sa mga hangal, magiging hangal ka. Sumama ka sa matalino, magiging matalino ka. Tama. So kung sumama ka sa magagalitin, hindi mo mababago yun, magiging magagalitin ka. Tama. Tapos, yung books naman, ayon sa isang pag-aaral din, yung books pala, while you are reading, meron tayong mga synapses sa utak. May doktor tayong kasama. Palagay ko, mako-confirm ni Doc yun. Oo, meron sila, pala tayong mga synapses sa utak, mga neurons, na kapag ang information laging dumadaan sa utak natin, nag-iiwan ito ng tinatawag na pattern. Ayun. So kapag ka laging ang iniisip ng isang tao ay mabuti, positibo, nag-iiwan yan ng mark sa isip ng tao. At bandang huli, magre-result yan, magre-result yan ng action mula sa tao. Tama ba, Doc? So, kaya kapag nag-input tayo, para lang din pagkain yan. Pagka tayo kumain ng mga masusustansyang pagkain, lilitaw sa katawan natin. Mm-mm. O pagka hindi, mga junk foods, hindi healthy foods, lalabas din yan sa ating katawan, sa ating health. Mm-mm. So, in the same manner, kapag yung isip natin, pinakakain natin ng mabuti, nag-i-input tayo ng positibong bagay, magre-result ito ng positibo tsaka ng magagandang actions din and decisions. Tama. So kasama doon yung pag-control sa galit. Kaya ako ay personally advise. Kaya pala ayaw mo sa mga hindi maganda. mga hindi magalitin. Kaya ako sumasama sa iyo, Miss Horizon.
Para kahit ano, may problema ba? Sabi nga ni Susan kay, ang problema, huwag siyang problema sa'yo. Ay, huwag ikaw problema sa problema. Problema sa problema mo. Parang ganun. Tama ba? Kasi di naman maalis, pero magagalit ka ba? Tama. So, yun yung ilang mga paraan na siguro makakatulong kay Mara para mabago yung sitwasyon, yung takbo ng kanyang isip, yung pagiging magagalitin niya. Kasi gusto nga naman din niya, ano, Sir Ramil, na magbago talaga. Oo. Alam niyang hindi nga maganda yung ugaling ganun. Okay, so, okay, pagpatuloy. Oo, so, ako ay, siguro may advice ko kay Mara yung tungkol doon sa bagay na yun, ano? Kung books ang pag-uusapan, my personal belief is that the Bible will help Mara para ma-control yung kanyang galit. Speaking sa Bible, Sir Ramil, di ba, si Jesus? O, yes. Total, araw ng kamatayan ni Jesus ngayon, di ba, Dom? Yeah, no. Yung tinan mo naman si Jesus, anak na siya ng Diyos, siya na yung gumawa, ay siya na yung pinakadakilang tao dito sa mundo. Pero, matindi yung kanyang sinapit. Ano po? Sa panlalait, kung ano-ano pa. Pero hindi nagalit si Jesus, ano? Mantalang pwede siyang magalit eh. He is the best example ng pag-self-control. Lalo na yung ano. Meron nga sa Bible din, sabi, may panahon ng pagsasalita at may panahon ng pagtahimik. So, meaning, kapag may control ka, alam mo kung kailan lang magpapahayag at kung ano yung sasabihin mo. At meron din namang mga times na siguro mas makakatulong yung pananahimik ka lang. Kaya lang, syempre, it takes a lot of self-control to do that. Kaya, Sir Ramil, hindi po kahinaan ang maging humble tayo at maging mapagpakumbaba. Kasi nga, yung panahon natin sa ngayon, para kasing tinuturing nila kapag siga ka, eh, nakasunod ka sa uso, parang boring na. Yung hindi ka mayabang, ano po. Pero maling-mali po yun. Ay, ano yung, to the contrary, ano, Ms. Horizon, to the contrary, those humble persons and those people who have a lot of self-control are the people na masasabi nating mga matatapang talaga. Yun, ang tunay na matapang. Hindi they yung... They're strong enough to control themselves. Tama no, Doc? Tama yan. Okay. So, napakaganda po si Ramil. Kahit kami dito nila, Doc, nakikinig kami ng matama sa inyo. Talagang ano. Salamat po si Ramil. Okay, thank you rin. Okay, sa susunod po muli ha, sa Tuesday, dahil talaga pong marami pong tayong mga sender po ng ating Dermis Horizon Chaser. Basta ikaw, Miss Horizon. Sabi ko nga kanina, ulitin ko lang, pag sumama ka sa maganda, magiging maganda ka. Pag sumama ka sa pangit, pangit ka. Kaya sasama tayo kay Miss Horizon sa Happy Morning. Maraming salamat po. Happy morning din po sa Ramil. At kumusta sa iyong buting asawa dyan? At mga taga-healthcare po. Pwede ko bang batiin ulit yung aking mahal at magandang misis? Opo, lagi-lagi. Okay lang po. Nakikinig siya ngayon sa harap ko eh. Nandiyan, nakasuporta talaga. Kaya ano, natutuwa po ako. Ang ganda ng happy morning ngayon. Kahit yung ating pong bisita ngayon, mag-asawa rin po sila. Nandito rin po. Napakaganda, di ho ba? So maraming salamat si Ramil at sa iyong buting asawa. Happy morning! Happy morning! Okay, so napakaganda ng payo ni Sir Ramil. Ano po? Sahayon po ba kayo doon, Docs? Oo, tama. So, tama naman po talaga na, ha? Okay, pagpatuloy yung kay Doc yung kanyang payo rin kanina. Actually, maganda yung, rin yun. Yung katulad ng sinabi ko kanina, parang katulad din ng sinabi ni Sir Ramil na ang pride nga ay isang uri ng emosyon na na-divide yan sa dalawang uri. Yung isa yung positive at saka yung negative. Pag ikaw ay satisfied sa iyong mga achievement, no? Yun yung tinatawag na proud ako sa achievement ko, proud ako sa achievement ng anak ko, ng kaibigan ko, yun ay positive. Pero pag na-inflate na ito, kapag nagkaroon ka ng ano ng inflated sense of your personal status, yan yung negative, hindi na tama yan. Pero gusto ko rin po, Doc, yung sinasabi ni Sir Ramil kanina, Doc Josie, yung may kinalaman din ito sa ating utak, ano po? Oo naman. At yun nga na, magkakaroon din po ng sakit kapag lagi pong ini-entertain natin yung ganong klaseng ano, mga negative. Oo, kasi ang utak, natuturuan yan eh.
Oo. Oh, okay. So, yan ay dapat pag-usapan sa susunod na programa mo. Sa mga brayo, ate oras, dahil ang ganda-ganda po. Okay, ata. Nabibiti ng ating mga listeners. Oo, sa susunod po talaga, wala tayong magawa. At gagawin natin dalawang oras ang happy morning. Okay, at push na po ang march ng healthcare po natin dyan. Ay nabumukadkad po sila ng mga cellphones, ng iPhone. Nariyan po yung Team Purple at ang Team Silver at iba pang mga teams. Dahil push na po ang Apple Pad Air 2 ng healthcare pa rin. At trip to London ay free po yan sa healthcare. Okay, at kami po magpapaalam na. Sorry na lang sa hindi po nabati. Pero po sa Facebook, babatiin po namin kayo lahat. Lisa, maraming salamat sa inyo po. Lahat po ng mga taga-Cubao, maraming salamat po sa inyo lahat. At kami po magpapaalam na. Meron po tayong na pwedeng isigaw. Pag-ibig ang susi ng kapayapaan sa mundo. Isa-isa po. 1, 2, 3. Pag-ibig ang susi ng kapayapaan sa mundo. Bye, we love you all. Diba, love na